go. What's up, Wawawin? Narito ang mga di umunoy ilan sa pinaka-awkward na sandali sa Philippine television. Isa si Alma Moreno sa mga celebrities na pinasok na ang mundo ng politika. Noong 2016, tumakbo ito sa pagka-senador. Ngunit sa isang interview ni Karen Davila, mukhang hindi inaasahan na tatanungin siya tungkol sa kanyang plataforma. Kaya imbis na nakatulong ang TV exposure na ito para sa kanyang kandidatura, tila nagisa siya sa sariling mantika. Isa sa mga tinanong sa kanya ay kung paborito sa pagsasabatas ng Reproductive Health Bill. At ang kanyang sagot? Na? Oo na. Obvious naman na napilitan na lang siyang sumagot ng oo. Yes in yes. All forms or yes with reservations? Yes with reservations. Oh, at nang tanungin kung ano ang solusyon niya sa lumulubong populasyon lalo na sa mga mahirap, narito ang kanyang naging sagot. Kailangan lagi bukas ang ilaw na to. What? Kailangan lagi bukas ang ilaw? What? Ha? Halimu? Ha? Hato? Oh. Bago tayo magpatuloy, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa Di Umunoy TV. Kakambal na yata ni Rosana Roses ang maraming kontrobersiya. Pero sa pagkakataong ito, buong show ang dinamay niya dahil sa mga maanghang na salitang binitawan niya sa mga guro. Eh bakit naging Jose Protasio Rizal? Sagutin mo nga. Patay. Murahin mo yung teacher mo, ha? Ako, minura ko teacher ko nung hindi niya sinagot sa akin yan. Oo, walang yan yung mga teacher na yan. Hindi sinasabi yung totoo sa atin, eh. Ikaw, taga-Rong ka, hindi mo alam. Kayo, mga kabataan, huwag kayong makukontento sa itinuturo ng libro at ng teacher. Magtatanong po kayo, hindi masama iyon. Oo, dahil ang mga teacher, they were just repeaters. Tinuturo nila kung anong naturo sa kanila. Hindi na nila itinuturo kung anong gustong malaman ng mga bata. Sinubukan pa itong itama ni Vice Ganda pero mukhang huli na ang lahat. Kasi ang lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga naging guro ko nung unang-unang beses pa lang ako nag-aral hanggang sa natapos ako. Kasi napakahuhusay ng mga naging guro ko. At gusto ko lang sabihin na ang mga guro ay mga tao rin naman, nagkakamali rin yan, di ba? At kaya wag nating lahatin. Meron sigurong may mga gurong nagkamali, pero napakarami rin namang gurong mahuhusay, lalo na sa Pilipinas. Dahil sa mga nasabi ni Osang, kaliwat ka ng batikos ang inabot ito kahit pa nag-public apology na siya. At ang pinakamalala, nasuspindi pa noon ang showtime ng MTRCB, kaya't pansamantalang pinalitan ng magpasikat. And speaking of showtime, sinong makakalimot sa awayang Vice Ganda at Tado matapos na tila mapikon si Vice sa quotes na nakasulat sa t-shirt ni Tado na dibali ng magnakaw kesa mamakla? May problema ka ba sa mga bakla, Tado? Tila nag-init agad ang ulo ni Vice Ganda at sinabing maraming nakukulong sa pagnanakaw pero walang nakukulong sa pagpatol sa bakla. Walang nakukulong sa lalaking pumapatol sa bakla, tandaan mo. At ang mga tunay na bakla di umano ay ang hindi marunong tumanggap ng katotohanan. Ang lalaki hindi marunong natanggapin ang katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla, tandaan mo yan. Hindi naman nagpatinag noon si Tado sa pang-aasar. Ang mga gipit sa bading kumakapit. Ikinapikon pa ito lalo ni Vice Ganda at sinabing kung mukha lang rin naman ni Tado ay walang baklang magpapakapit. Kung ganyan ang itsura, walang baklang magpapakapit. Tama, Tado? Okay. Hindi ako nakikinig eh. Hindi ka talaga marunong makinig kasi bastos. Pasok din sa ating listahan ang isa pang kontrobersyal na host na si Willy Revillame sa palabas niya noon sa ABS-CBN na Wawawi. Umani ng batikos noon si Willy matapos niyang patigilin ang live coverage ng libing ni dating Presidente Cory Aquino habang siya ay nagsishow. Hindi naman sa ano, kasi hindi siguro magandang tignan, pinapakita niya, nagsasaya kami, tapos pinapakita yung... I don't think na dapat ipakita yan, management. Eh, mahihirapan ako magsalita rito, napapasaya ako. Nakikita ko yung ano ni Matita Cory. Sana pakitanggal naman muna yan. Sa ating ano, traffic. Kasi, kung ganyan, pakita na lang natin yan. Kasi nagsasaya kami dito tapos masakit sa akin yan eh. Nagsasalita ako dito. Yan, please. Sana maintindihan nyo. Nagsasaya kami na, papakita nyo sa amin yung ang... Di ba? Hindi tama eh, okay? Diba?
No, pangit, hindi maganda ho sa atin. Nagsasayta, pinapakita yung kabaong ni Tita Cory, di ba? Paano kami mapagsasaya? Nahihirapan kami. I'm sorry ha, pero ako totoo ko eh. Dahil sa kanyang mga nasabi, pinutakti ng batiko si Willie at pinagbantaan pa ng MTRCB na kakasuhan ito dahil sa kanyang pangit daw na pag-uugali na pinakita sa TV. Sumunod na araw ay humingi naman ang pasensya si Willie pero idiniin pa rin ito na tama ang kanyang ginawa dahil hindi naman daw akma na sumasayaw sila ng giling-giling habang pinapalabas ang lamay ng dating presidente. Tawa kami, nagpapasaya kami. Gusto niyo ba mas magalit sa amin ang sambayanan? Dahil nagsasaya kami, patay ang ating mahal na presidente dati. Hindi ho tama yun. Huwag niyo kagagalit dyan. In my conscience at alam ng Diyos at alam ng management, nakaharap ako sa inyo. Wala po akong kinakatakutan. Hindi ako nahihiya sa ginawa ko dahil tama ho ang ginawa ko. Pagkatapos nito, ilang linggo ring nawala sa show si Willie Revillame. Taong 2007 naman nang sumiklab ang network war sa pagitan ng ABS-CBN at GMA dahil di umano sa dayaan sa TV ratings. Halos level na noon ang popularidad ng ABS at GMA, kaya naman pati ang mga tao ay nalilito na rin. Ano ba gusto sabihin, Nanay? Maraming maraming salamat po sa Coke at saka sa Itbulaga. Thank you po. Ay sa Wawawi! Hanggang ngayon nga ay nangyayari pa rin ang mga ito, pero tinatawanan na lang at hindi na masyadong big deal. What's up, Wawawin? Pasok din sa ating listahan ang makalaglag postisong episodes na ito sa Itbulaga. Siyempre, mawawalan ba naman ang entry ang It's Showtime? Awkward moment din sa paborito ng masa, lalo na ng mga chismosa, ang episode na ito ng Raffy Tulfo in Action kung saan pinalayas ni Raffy ang mismong nagrereklamo dahil sa pamimiloso po nito. Imbis sabi mo, salamat ma'am kung ganon, binigyan mo ako ng 20,000 na sweldo. Salamat ma'am, libre pang tulugan ko. Tapos sabi mo, ikaw naman nagsabi niyan eh. Bastos ka. Umayos ka na nga rito. Umayos ka. Pagdating sa balita, hindi rin mawawala ang ilan sa mga awkward moments. Paano nga ba kung tungkol sa COVID-19 ang balita tapos bigla kang naubo? Binabantayan nila kung may lagnat ang mga pasaherong pumasok sa bansa, lalo na yung mga galing sa China. Kung saan galing yung bagong strain o uri. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Nang coronavirus, mula sa Ninoy Aquino. O kaya'y nagbabalita ka tungkol sa gyera. Tapos, bigla kang ginulat. Okay kami rito, partner. Walang problema. Medyo may perimeter doon ang military. Sumusunod naman tayo sa kanilang... mukhang nagbagsak na nga ng bomba pa. Balik tayo sa It Showtime. Naging viral din ngayong taon ang wardrobe malfunction kay Lars Pacheco, kung saan live itong naipalabas sa National TV. At dahil hindi alam ni Kuya Kim ang nangyayari, hinila pa niya ito upang humarap sa kamera. Pinakahuli sa ating listahan, ang classic na pagkahulog noon sa entablado ni Miss Chris Aquino. At syempre, ang viral din na pagmura ni Claudine Barreto matapos na matalisod sa ASAP. Isang hapon nga sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood ng ASAP Mania Celebration. Itangina. Gusto mo bang magkaroon ng part 2 ang video nito? Abay, i-comment mo na yan! Kung nagustuhan mo ang presentasyong ito, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na mga kwentong di umano.